만날랑인. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po among Diyos na nagmamahal sa amin. 세상 많고 많은 사람들 가운데 저희를 구별하여 구원해 주시고 Iniligtas niyo po kami sa daming mga tao sa mundo. 몸된 교회 가운데 함께해 주심에 감사를 드립니다. At inilagay niyo po kami sa iglesia na inyong katawan. 또 함께 교제하는 따나오한 교회와 함께하기 위해서 선교팀을 보내주신 것 감사드립니다. Salamat din po inyong pagsugo ng mission team dito sa Tanawan Church. 비록 짧은 일정이지만 합심하고 협력하는 귀한 모습들을 통해서 하나님께 영광 돌리기 원합니다. Kahit maiksing araw na po ito, nawa ibigay namin sa inyo ang karangalan at kaluwalhatian. 또한 계속 증거되는 말씀을 통해서 우리의 믿음이 한 발짝 주님 앞에 나설 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po kami upang ang aming pananampalataya ay palapit na palapit sa inyo. 신앙의 집짓기라는 주제로 말씀을 이어가고 있습니다. Patuloy po namin pinag-aralan ang inyong salita na may title na pagtatayo ng bahay ng pananampalataya. 우리 모두가 각자의 집을 지어가는 심정으로 하나님 앞에 살아가는 모습들이 될 수 있도록 도와주옵소서. Tulungan niyo po kami upang magtayo kami ng matibay na bahay ng pananampalataya. 허물어지지 않는 집, 불타지 않는 집이 될 수 있기를 원합니다. Isang bahay na hindi maguguho, isang bahay na hindi masusunog, yun nawa itayo po namin. 오늘 전해지는 말씀들을 통해서 큰 교훈으로 인도해 주시고 다짐과 결심과 결단을 허락해 주옵소서. Pakalooban niyo po kami ng malaking resolution at decision sa aming puso para sa aming natitirang panahon sa mundong ito. 주님 앞에 후회하지 않는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 나와 sa aming natitirang panahon sa buhay, sa'yo lamang po kami ibibigay yung kaluwalhatian. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesu Cristo. Amen. Amen. 시작하는 말씀으로 어제 읽었습니다. 마태복음 7장 24절로 26절까지 같이 읽겠습니다. So Mateo chapter 7 verse 24. Ito po ay basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay ginaganap ang mga ito ay matutulas sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at tumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Unit hindi iyon bumagsak sapakat itinatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulas sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at tumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ayon ay bumagsak at napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Moriye 집을 짓는 어리석은 자가 되지 않기를 바랍니다. Kaya sana po hindi po tayo maging hangal na nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. 일본의 임페리얼 호텔처럼 튼튼한 기초공사로 집을 지었을 때 큰 지진에도 무너지지 않았습니다. So, kagaya ng Imperial Hotel sa Japan, dahil matibay po yung pundasyon ng hotel po ito, kaya hindi po siya naguho kahit sa malakas na lindol. 우리 신앙의 좋은 교훈이라고 여겨집니다. Ito po yung magandang lesson sa ating pamumuhay Kristiyano. 씨앗을 뿌리는 비유를 통해서도 좋은 땅에 좋은 마음으로
말씀을 들어야 함을 배웠습니다. So ganun din po yung ating lesson doon sa talinghaga ng mga hasik. 깨닫고 결실하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. So 다빠 maunawaan po ang salita ng Diyos at magbunga ng marami. 마침 하와이의 화재를 통해서도 교훈을 받을 수 있었습니다. So meron din naman po yung lesson doon sa yung sunog, pagsusunog sa Hawaii. 주변의 모든 집들은 불타 없어졌지만 리모델링을 함으로 인해서 불로부터 온전하게 보존됐습니다. Kahit lahat po ng mga ibang bahay ay nasunog na, pero yung bahay po ito ay hindi nasunog dahil po sa renovation ng may-ari. 지붕을 수리했습니다. So, inayos po nila yung bubong. 담장 주변에 자갈을 깔았습니다. So, inilatak po nila yung bato sa paligid ng bahay. 잡초를 제거했습니다. Tinanggal po nila, pinutol po nila yung mga puno sa paligid. 이와 같이 우리도 우리의 신앙을 수리해야 되지 않을까요? So, katulad po dito, hindi ba kailangan ayusin natin yung ating bahay ng pananampalataya? 그리스도를 주로 여기는 삶을 살아야 할 겁니다. So, 다빠't yung may-ari ng buhay natin ay ang Panginoon. 지금까지의 삶의 방향과 다른 삶의 방향을 정해야 할 겁니다. So, 다빠't baguhin po yung ating direction sa ating pamumuhay Kristiyano. 내 생각과 경험으로 사는 삶이 아니라 믿음으로 사는 삶의 자세를 가져야 할 겁니다. So, 그러니까 din po natin yung mindset ng pananampalataya na hindi na ayon sa ating sariling karanasan at kaalaman. 그리할 때 우리의 신앙은 점점 단단하게 결실하는 신앙이 될 겁니다. So, 그 경우는 po yung ating pananampalataya ay magiging matatag at magbubunga ng marami. 어떤 환난에도 무너지거나 불타지 않는 신앙이 될 겁니다. Kaya kahit anong pagsubok ay dumating, hindi po maguguho o masusunog. 우리 주변에 신앙을 허물어뜨리고자 하는 무리들은 굉장히 많습니다. So, napakaraming mga pagsubok o tukso sa paligid po natin na naguguho sa ating pananampalataya. 이 세상은 공중 권세 잡은 마귀가 지배하고 있기 때문에 그렇습니다. Dahil ang salibutang ito po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. 신앙의 집을 잘 짓기 위해서는 청사진 설계도가 있어야 됩니다. Kaya kailangan po isang plano para maitayo po ang maayos na bahay na pananampalataya. 어제 말씀 드린 대로 기억의 설계도가 있어야 됩니다. So sinabi ko po sa inyo kagabi, kailangan po yung plano ng remembrance. 보답의 설계도가 있어야 됩니다. So kailangan din po yung plano ng yung pagsusukli. 습관의 설계도가 있어야 됩니다. Kailangan po ang plano ng magandang habit. 먼저 기억의 설계도가 무엇인지 살펴보겠습니다. So isipin po natin kung ano po yung plano ng remembrance. 이 시대에는 점점 사람들이 건망증이 늘어나고 있습니다. So sa ating panahon, so yung mga tao po ay madaling nakakalimutan. 들고 다니는 물건을 놓고 오기도 하고요. 민산 po naiiwan po nila yung kanilang mga gamit. 어떤 분은 스마트폰으로 전화를 하면서 자기 스마트폰을 찾고 다니는 분도 봤습니다. 마이 타옹 토마타왁 낭 셀폰 tapos hinahanap niya nasaan yung cellphone ko. 자기 손에 있는데 깜빡한 거예요. Nasa kanyang kamay yung cellphone pero hinahanap niya yung cellphone. 그런 것은 괜찮습니다. Pero okay lang ganung mga nangyayari. 주께 받은 은혜를 잊어버리면 안 되는 겁니다. Pero hindi dapat makalimutan natin yung biyaya ng Panginoon. 여호와를 잊어버리면 안 되는 겁니다. Hindi pwede makalimutan ang Panginoon. 우리에게 어떤 환난과 어려움이 닥친다 할지라도 잊어서는 안 될 것들을 기억하자는 거죠. Kaya, so dapat alalahanin po natin yung mga bagay na
hindi dapat makalimutan. 시편 103편 1절 2절 말씀을 같이 읽겠습니다. Awit chapter 103 verse 1 and 2 basahin po natin ito. 3 to 1. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. 하나님을 노래하자는 겁니다. Sabi dito, magpuri tayo sa Diyos. 그러므로 그 은혜를 잊지 말아야 할 것을 다짐하고 있습니다. 왁 natin kalimutan ang kanyang biyaya. 내 속에 있는 모든 것을 다 사용해서 하나님을 노래해야 될 겁니다. So, dapat magpuri tayo sa Panginoon na gamit lahat ng mga nasa akin. 그 내 속에 있는 것들이 무엇일까요? Ano pong ibig sabihin na lahat ng nasa loob ko? 이전의 삶을 통해서 받은 은택, 은혜입니다. So, ito po yung biyaya at kabutihan na galing sa Diyos. 우리 그리스도인들은 이 세상 모든 것과 바꿀 수 없는 은혜를 입었습니다. So, lahat po ng mga Kristiyano ay nakatanggap na ng napakagandang biyaya na hindi pwede ipalitan sa anumang bagay sa mundo. 그 은혜를 잊어버리면 안 됩니다. 'Yung biyaya po ito hindi pwede makalimutan. 제가 언제부턴가 형제 자매들 가정에 신방을 한다든지 교제하면서 간증을 듣습니다. So kapag may kapag bumibisita po ako sa bahay ng mga kapatiran, hinihingi ko sa kanila 'yung kanilang testimony. 그 간증 속에 꼭 기억하고 고백해야 될 것이 빠진 것을 발견했어요. So, 민산 napapansin ko na isang napakahalagang bagay ay nami-miss doon sa testimony nila. 하나님 앞에 내가 어떤 존재인지를 잊고 사는 모습을 발견했습니다. So, nakalimutan na po nila kung ano po yung kanilang dating kalagayan. 그리고 어떤 은혜를 받은 자인지 또한 잊고 사는 것 같았습니다. Tapos parang nakalimutan na rin po nila kung ano ang biyaya na tinanggap nila sa Diyos. 많은 이야기를 하는데 두 가지가 빠져 있어요. Sa daming mga sinasabi po nila, dalawang bagay po ay nami-miss. 죄와 그리스도의 보혈입니다. Isa po ay kasalanan po natin. Pangalawa ay dugo ni Kristo. 그래서 화면에 있는 것처럼 컵 두 개를 제작했습니다. Kaya, so gumawa kami ng dalawang uri ng baso. 하나는 검정색이고 하나는 붉은색입니다. Unang baso ay kulay black. Pangalawa po ay kulay red. 검정색의 차를 마시면서 과거에 나는 이렇게 새까만 죄인이었다는 것을 좀 기억해 보자는 거죠. So habang nagiinom nagamit po itong black na baso, sana alalahanin natin kung ano ang dating kalagayan, yung maitim na makasalanan tayo noon. 부끄럽지만 저는 착한 사람이라고 여기고 살았었습니다. So ako po, akala ko po ay mabait po ako dati. 목사님이 저한테 죄인이라고 했을 때 그 목사님하고 싸웠습니다. So, nung sinabihan po ako ng isang pastor, makasalanan ka, nagalit po ako sa kanya. 물론 그때는 성경을 배우기 전이었습니다. So, bago pa po yun, nung bago pa naligtas ako noon. 성경 말씀을 배우면서 내 자신이 얼마나 많은 죄를 지었는지 발견했습니다. 하방 nakikinig po ako ng salita ng Diyos, so doon ko po nalaman kung gaano kadaming kasalanan nagawa ko. 앞으로 남은 생에 또한 수많은 죄를 짓고 살아갈 수밖에 없는 존재임을 발견했습니다. 나라만 ko rin po na habang buhay pa hanggang mamatay ako hindi ko maiwasan ang kasalanan. 사도 바울의 말씀이
공감이 됐습니다. Kaya naunawaan ko na kung ano po ang sinabi, ibig sabihin ng sinabi ni Apostol Pablo. 필리핀에 와서 한 일주일 살다 보니까 한글 단어가 잘 생각이 안 나네요. 이상 week na nakalipas na dito kami Philippine, nakalimutan na po yung mga Korean, wikang Koreano. 큰일 났습니다. So, malaking problema ito. 사도 바울은 열심 있는 바리새인 중에 바리새인이었지만 자신을 죄인의 괴수라고 했습니다. Sinabi po ni Apostle Pablo na siya po ay pangunahin sa mga makasalanan. 그가 그리 할 수 있었던 것은 성경에 능했기 때문이라고 여겨집니다. So, bakit po? Ganun po yung sinabi niya dahil siya po yung magaling sa salita ng Diyos. 성경을 배우면서 내가 얼마나 죄를 많이 지었는지를 깨달았기 때문에 검정컵을 만들었습니다. 목사님 잠시만요. 밖에 세팅 po yung TV sa baba para sa mga babysitter. Kaya yung mga babysitter lang po sana bumaba po kayo. Para hindi masyadong ma-disturb po. Isetting po natin isang TV sa baba. Okay. Para sa mga babysitter lang po. Yeah, yeah. 다시 한 번. 한국말이 생각이 안 난다니까요. 네. 성경을 배우면서 하나님 앞에 얼마나 많은 죄를 지었고 앞으로도 얼마나 많은 죄를 지을 것인가를 알았기 때문에 검정색 컵과 같은 죄인이라는 것을 마음에 새기고 삽니다. So, dahil nalaman ko po sa pamamagitan ng Biblia kung gaano kadaming kasalanan na gawa ko o gagawin pa. Kaya gumawa po kami ng isang baso na kulay black para bilang reminder. 항상 내가 죄인이었었다는 사실을 잊지 않으려고 합니다. Kaya sinisikap kong maalala na dati ako pala isang masamang makasalanan. 특별히 타인의 죄와 허물을 볼 때 나의 죄성을 생각해 봅니다. Lalo po kapag nakikita ko po yung mga mali ng ibang tao, so doon din po nakikita ko yung sariling kalagayan. 나는 저보다 더 크고 많은 죄인이었습니다. So mas grabe ako sa kanila dati. 이거 잊어버리면 안 돼요. So hindi dapat makalimutan po ito. 한국 속담에 개구리 올챙이 시절 모른다는 속담이 있습니다. So, meron po kaming mga kawikaan sa Korea. Yung palaka ay nakalimutan na niya yung kanyang dating panahon nung mga itlog pa siya. 개구리는 처음부터 개구리인 줄 알고 있어요. Yung palaka, akala niya noon pa palaka na. 형편없는 모습에 머리통과 꼬리만 있었던 올챙이 시절은 까먹은 겁니다. Pero nakalimutan na niya, yung bata pa siya, may buntot. Pero nakalimutan na po yun. 우리가 항상 하나님 앞에 얼마나 크고 많은 죄를 지었는지 기억해야 합니다. So dapat, wag po natin makalimutan na kung gaano kadaming kasalanan na gawa natin noon. 죄가 많은 곳에 은혜가 더해진다는 말씀이 있습니다. So doon po sa maraming kasalanan, sumasagana po yung biyaya. 자신이 어떤 모습인지 잊고 살기 때문에 깨닫지 못했기 때문에 그 은혜가 얼마나 큰 은혜인지를 못 깨닫습니다. Kapag nakalimutan na po kung gaano kadumi o kasama ako noon, so nakalimutan na rin po yung masaganang biyaya ng Diyos. 나를 구원하기 위해서 그리스도께서 흘리신 붉은색 피 한 방울 한 방울이 얼마나 큰 은혜인지를 잊어버립니다. Nakalimutan na rin po nila
ang biyaya ng Diyos na napatunayan sa pamamagitan ng pagtanak ng dugo na pula ni Jesucristo. 그 그리스도의 보혈로 말미암아 나의 모든 죄가 깨끗해졌다는 것을 깨닫게 하기 위해서 컵 속은 흰색으로 제작했습니다. Kaya sa yung kulay ng baso sa loob ay kulay puti. Para ito din reminder na tayo po ay naging malinis sa pamamagitan ng pulang dugo ni Jesus. 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 그리스도께서는 십자가에 모진 고난을 겪고 죽음을 맞이했습니다. Si Jesus Cristo po ay dumanas ng matinding sakit at kirot at namatay sa cross para sa makasalanan na katulad ko. 그 고통은 인간으로서는 겪을 수 없는 고통이었습니다. Yung sakit at kirot po niya ay hindi ma imagine ng isang tao. 어떤 사람도 그 고통을 대신 감당할 수 있는 사람은 없습니다. So walang sinumang tao ay hindi nakakatiis ng ganyang grabeng sakit at kirot. 이 모든 사실을 알고 계신 하나님께서 그것을 대신해 주셨습니다. Kaya so alam po itong lahat ng Diyos pero tiniis po niya yung sakit at kirot po ito. 사람의 모습으로 오셨습니다. So dumating po siya sa mundo bilang isang tao. 물론 사람의 모습으로 오실 것을 말씀하셨습니다. Pero sinabi po ito sa Biblia bago pa siya pumunta sa mundo. 나를 위한 거였습니다. Para sa akin. 우리 각 사람의 죄를 용서하기 위함이었습니다. Para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. 지옥 형벌을 면케하기 위한 하나님의 특별한 사랑이었습니다. Para maiwasan po ang kaparusahan sa impyerno, ito po yung special na pag-ibig ng Diyos. 우리 모두는 태어날 때부터 죄성을 가진 죄인으로 태어났습니다. So lahat po tayo ay ipinanganak na makasalanan na may likas ng kasalanan. 사과나무에 사과만 열리는 것처럼 죄만 짓고 살았습니다. So doon po sa puno ng apple, yung bunga niya ay apple lamang. Ganun din po sa galing sa atin, yung kasalanan lang po nagbubunga. 죽음이 언제 찾아올지 모르지만 반드시 찾아옵니다. 말랑 araw mamamatay tayo. 죽음에는 순서가 없습니다. Wala pong pagkakasunod doon sa kamatayan. 그 죽음은 시간도 장소도 정해져 있지 않습니다. Kahit saan man, kahit kailanman, so maaari po mamatay tayo. 그 죽음은 인정 사정 없습니다. Kaya so ang kamatayan po hindi po siya naghihintay sa atin. 그 죽음은 끝이 아닙니다. Pero ang kamatayan po hindi po 'yan katapusan ng buhay natin. 심판이 있습니다. May paghuhukom pa. 지은 죄 때문에 지옥 형벌을 피할 수 없는 존재였습니다. So dahil sa kasalanan po natin, nagtungo po tayo sa kapahamakan sa impyerno noon. 하나님은 내가 태어나기도 전에 내가 죄를 짓기도 전에 이럴 줄을 아셨습니다. Pero alam ito po ay alam ng Diyos bago po tayo ipanganak sa mundo. 천지를 창조하실 때 양을 먼저 창조했을까요? 사람을 먼저 창조했을까요? Nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, ano po ang mas mauna niyang nilikha? Yung tupa o tao? 대답해 보세요. 사고트 뉴 포 아코 알린 포 바 마스 마우나 투파 오 타오 확인해 보죠. 땡나 포 나틴. 창세기 1장 25절 같이 읽습니다. Genesis chapter 1 verse 25. 바사인 포 나틴 이토 3:1. 릴리카 낭 조스 앙 마일랍 나 하욥 사 루파 아욘 사 카니 카닐랑 우리 앗 마아몽 하욥 아욘 사 카니 카닐랑 우리 at ang bawat kumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. 짐승을 창조했습니다. Nilikha ng Diyos ang mga hayop. 종류대로 만드셨습니다. Ayon sa kanilang uri. 양도 만들었습니다. So, 또 빠른 nilikha niya noon. 그리고 26절에 사람을
만들 계획을 말씀하셨습니다. And doon po sa 26, doon po nabanggit na ng Diyos na lilikhain niya ang tao. 같이 읽습니다. Basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at makaroon sila ng pamamahala sa mga ista sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. 하나님의 형상대로 만들 것을 계획했습니다. So ito po yung plano ng Diyos na lilikhain ng Diyos ang tao ayon sa larawan niya. 땅에 있는 모든 것을 다스리게 할 계획이었습니다. So para makaroon po, para mamamahala ang tao sa lahat ng mga hayop sa lupa. 그리고 27절 같이 읽습니다. And 27, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. 사람을 하나님의 형상대로 만드셨습니다. Ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos. 하나님의 형상대로 만들어진 사람은 영혼입니다. So ito po yung larawan ng Diyos ay espiritu. 그런데 남자와 여자를 만드셨습니다. Pero nilikha niya na lalaki at babae. 남자와 여자의 육체는 영혼을 담는 그릇에 불과합니다. Yung katawan ng lalaki at babae, ito po yung lalagyan lamang po ng espiritu. 하나님은 짐승을 만드시고 후에 사람을 만드셨습니다. Nung nilikha ng Diyos yung mga hayop muna, pagkatapos nilikha niya ang tao. 그들에게 복을 주셨습니다. Tapos pinagpala sila ng Diyos. 모든 생물을 다스리게 하셨습니다. Sabi niya, maghari ka, mamahala ka sa lahat ng mga may buhay. 그런데 그 짐승, 양을 보시면 특별한 짐승입니다. Pero yung hayop po ay napaka-special na yung katangian. 누가 여러분들의 배를 칼로 가른다고 해보세요. Halimbawa po, kapag yung tiyan mo ay binubuksan ng ibang tao. 그러면 조금 더 깊이 찔러주세요. 조금 더 크게 찢으세요. 그러겠어요? Kung gano'n, sasabihin mo ba, mas malalim ka bubuksan yung tiyan ko. 소리를 지르고 난리가 날 겁니다. Sisigaw tayo, sisigaw. 아니면 상대방에게 큰 죽일 수도 있어요. So gusto natin papatayin siya. 그런데 양은 그렇지 않습니다. Pero iba po yung ugali ng tupa. 이사야 53장 7절 같이 읽습니다. Isaiah chapter 53 verse 7 basahin po natin. 3, 2, 1. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay bipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. 고통을 당할 때 입을 열지 않는 짐승을 만드셨습니다. So nilikha ng Diyos yung isang hayop na hindi binubuka yung kanilang bibig kahit nararanasan po sila ng matinding kirot. 죽어가면서도 잠잠한 짐승을 만드셨습니다. Yung hayop po ito, kahit namamatay siya, pero tahimik lang, tahimik. 이 이사야 53장은 예수님에 대한 예언입니다. Isaiah chapter 53, ito po yung patungkol kay Jesus. 사람이 나기도 전에, 사람이 죄를 짓기도 전에, 그 사람을 위해서 예수님을 보내주실 것을 창조 과정 속에 넣어놓습니다. 포함시켰습니다. Bago pa dumating si Jesus Cristo, isinulat po ng Diyos sa Biblia na isisugo po niya isang tagapagligtas para sa ating mga kasalanan. 이것은 어떤 것과 비교할 수 없는 큰 은혜입니다. 그래서 napakahalagang biyaya po ito na walang katumbas. 잠깐 확인해 보겠습니다. So, panoorin po natin saglit itong video clip. 배를 가르고
손을 집어넣어서 심장을 터뜨리고 동맥을 끊는데도 잠잠하게 죽어갑니다. Kaya tingnan po dito, so bubuksan po ng tao ang tiyan ng tupa, ipapasok yung kamay, tapos hahawakan po yung puso, paputulin yung mga ugat, pero tahimik lang po itong hayop, tupa. Yesu Kristo의 모형입니다. Ito po yung simbolo ni Yesu Kristo. 못다. 소리 지르지 않습니다. 힌디 샤 스미시가오. 잠잠히 죽어갑니다. So, 타이밍 랑 타이밍. 예수 그리스도를 통한 하나님의 사랑을 창조 과정 속에 담아두셨습니다. So, ipinakita po ng Diyos ang pag-ibig niya. Doon sa ipinakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng isang hayop na nilikha niya. 우리 이 은혜를 잊으면 안 됩니다. 왁 natin makalimutan ang biyaya ni Kristo. 나를 구원 기회에서 십자가에 피 흘려 죽으신 예수 그리스도. Si Jesus na namatay doon sa cross at nagtiis ng matinding sakit at kirot para maligtas tayo. 이보다 큰 은혜는 없습니다. Wala pong mas madakilang biyaya dito. 잠깐 첼로 연주를 들으시면서 그 은혜를 마음속에 두고두고 잊지 않도록 새겼으면 좋겠습니다. So, i-remind po natin sa ating sarili yung biyaya ng Diyos. So, habang nakikinig po tayo ng isang cello melody, yung pagtutunok ng cello. Thank you.
은혜를 기억해야 할 겁니다. So alalahanin po natin ang biyaya. 아무리 잊지 않으려고 해도 잊어버리는 걸 어떡합니까? Pero madalas po nalilimutan po natin ang biyayang ito. 때로는 자신이 원망스러워질 때도 가끔 있습니다. Kaya minsan po kinakamuhi po natin yung ating sarili. 벌써 은혜를 까먹고 화를 내고 원망하고 불평하고 있는 자신을 발견합니다. Minsan natatakpuan po, nakikita po natin sa ating sarili ang bilis nakalimutan yung biyayang ito, nagagalit at bumabalik sa dating ugali. 그건 환경 때문에 그런 게 아닙니다. Hindi dahil sa hindi ito nangyari dahil sa yung mga yung sitwasyon sa paligid. 은혜를 까먹어서 그래. Kundi dahil nakalimutan na natin ang biyayang ito. 그래서 은혜를 기억하라고 말씀하셨고 기억하게 하신 겁니다. Kaya sabi ng Diyos sa atin, alalahanin mo ang biyaya. 신명기 8장 18절에도 내 하나님 여호와를 기억하라 말씀하셨습니다. Deuteronomy chapter 8 verse 18 sabi po doon, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. 신명기 32장 7절에도 옛날에 받았던 은혜들을 기억하라고 말씀하고 있습니다. Deuteronomy chapter 32 verse 7 sabi din po doon, alalahanin mo ang mga maunang biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo. 그 은혜를 기억하지 못하고 자신의 연민이나 욕심대로 살았던 노새 철을 기억하라고 누가복음 17장 32절에 말씀하고 있습니다. Lucas chapter 17 verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot dahil naligaw siya dahil sa kanyang pangnanasan ng laman. 노새 철은 소돔 고모라성의 연민을 느끼고 뒤돌아보다가 소금 기둥이 됐어요. Saka, dahil si Lot nung lumabas po siya doon sa Sodom at Gomora, iniwan po niya yung kanyang puso doon sa lungsod ito. 그 은혜를 기억하지 못한 좋은 본보기입니다. Siya po yung isang halimbawa na nakalimutan na yung biyaya ng Diyos. 고린도전서에 보면 성찬식에 대한 말씀이 있습니다. Doon po sa Corinto chapter 11 verse 23, so meron pong mga mensahe patungkol sa mga Lord's Supper. 떡과 포도주를 떼면서 꼭 해야 될 일이 있습니다. So meron pong isang napakahalagang bagay na dapat alalahanin. 나를 위해서 십자가에서 몸이 찢기시고 마지막 한 방울의 피까지 흘리신 예수님을 기억하는 겁니다. So dapat alalahanin natin si Jesus Cristo na napunid yung kanyang katawan para sa ating mga kasalanan at dumanak na po ang lahat ng kanyang dugo. 우리 뇌의 구조는 한 번 들으면 잊지 않는 구조가 아닙니다. 용 시스템아 po ng ating utak. Kapag narinig po natin isang bagay, so hindi po ito nananatili matagal. Kalimutan agad. 의사들은 이야기합니다. 뇌는 크게 두 부분으로 나뉘어져 있다고. Sinabi po ng mga doctor, yung utak po natin ay nabubuo ng dalawang bahagi. 단기 기억하는 곳과 장기 기억하는 곳으로 나뉘어져 있습니다. Yung dalawang bahagi po ito ay isang bahagi para sa short-term memory. Tapos isa pang bahagi ay para sa long-term memory. 단기 기억하는 곳으로 일차적으로 기억이 됩니다. 그야 doon po sa short-term memory, doon muna ilalaga yung memory. 시간이 흐르면 그 단기 기억에 기억된 정보들은 사라집니다. Pero habang lumilipas po yung panahon, yung mga laman doon sa short-term memory ay mawala. 그런데 반복해서 계속 정보를 입력해 주면 뇌는 그 기억의 정보들을 장기 기억고로 옮깁니다. Pero kapag pa ulit-ulit ipapasok o i-remind yung memory po ito,
Yung laman po doon sa short-term memory ay napupunta doon sa long-term memory. 장기 기억으로 옮겨진 정보들은 잊혀지지 않습니다. 그러니까 nandoon na po doon sa long-term memory, hindi po siya makakalimutan. 특별히 질병으로 어려움을 겪지 않는 한 기억하고 있습니다. So, 하방 wala pang mga sakit sa utak, so nandoon pa rin po yung long-term memory. 죽을 때까지 기억하는 겁니다. Hanggang mamatay. 우리는 죽을 때까지 그 은혜를 기억해야 됩니다. Kaya dapat alalahanin po natin yung itong biyaya hanggang mamatay. 이스라엘 백성들에게 요단강을 갈랐던 은혜들을 기억하기 위해서 열두 돌을 기념비로 세우라고 그랬습니다. So iniutos po ng Diyos sa mga Israelita na ilagay yung mga labing dalawang bato, itayo yung labing dalawang bato para alalahanin yung biyaya ng Diyos sa kanila. 그 은혜들을 기억하지 못하고 그 은혜들을 무시하고 살면 반드시 해를 입을 수 있기 때문에 그렇습니다. Dahil kapag nakalimutan na ang biyaya ng Diyos o hinahamak po yung biyaya ng Diyos, so mapapahamak po sila. 예수님이 지나가고 계실 때 열 문둥병자를 만났습니다. So sa mga sampung ketongin, so si Jesus Cristo po ay dumaan sa kanilang harapan. 가서 제사장에게 몸을 보이라고 말씀하셨습니다. Sabi ni Jesus, ipakita ninyo ang inyong katawan sa punong pare. 가다가 자기들이 깨끗해졌음을 발견했습니다. Pero nasa daan pa sila, natakpuan po nila na sila ay gumaling na. 열 문둥병자 중에 아홉은 깨끗해짐을 발견하고 집으로 갔습니다. So sa mga sampung ketongin, siyam na ketongin ay umuwi na noong nakita po nila na gumaling na sila. 술집에 갔는지도 모르겠습니다. So maaari po nagpunta sila sa mga para pag-inom ng alak. 그동안에 만나지 못한 누군가를 만나러 갔는지도 모르겠습니다. Para makita po yung mga dating barkada. 그 중에 한 사람 pero, 예수님께 돌아왔습니다. Pero isa sa mga ito ay bumalik kay Jesus. 예수님께 감사했습니다. Nagpasalamat siya kay Jesus. 예수님은 그를 구원해 주셨습니다. Inligtas po siya ni Jesus. 우리가 은혜를 기억하는 것은 엄청난 은혜가 더해지기 때문입니다. Kaya napakahalaga po yung pag-alala sa biyaya. Patong na patong po yung biyaya. 은혜를 기억하기 위해서 방법을 우리에게 허락하셨습니다. So, may paraan po upang hindi po natin makalimutan ang biyaya. 이스라엘 백성들에게 일곱 절기를 주셨습니다. So, meron pong mga pitong piyesta sa mga Israelita. 이스라엘 백성들은 매년 절기에 따라서 함께 모이고 하나님께 제사를 드렸습니다. Kaya isang taon, taon-taon po sila nagtipon-tipon sa araw ng mga piyestang ito. 그 첫째, 유월절로 시작합니다. So, yung una po ay Passover. 그리고 그 마지막에 장막절로 끝납니다. Yung pinakahuli po ay yung mga pinakahuli ay piyesta ng mga tulta. 이 모든 것들은 기억을 돕기 위한 것이었습니다. Lahat po ng mga itong piyesta ay bilang isang reminder sa kanila. 유월절에 절기를 지키면서 그리스도의 십자가의 죽으심으로 나를 구원하셨음을 다시 상기시킨 겁니다. So doon po sa Passover para maalala ang biyaya at pag-ibig ni Kristo na namatay para sa kanila. 한 주간의 무교절을 지키면서 그리스도를 닮아가는 삶을 다짐합니다. Doon po sa piyesta na walang pampaalsa, yun po yung mga isang pamumuhay na tumulat kay Jesus. 초실절을 지키면서 그리스도의 부활을 기억합니다. Doon po sa piyesta na ng unang ani, alalahanin po nila ang pagbalik po ng Panginoon Jesus Kristo. 오순절을 함께하면서 성령이 오셨음을 기억합니다.
So yung piyesta po ng mga Pentecoste ay alalahanin po nila tungkol sa banal na espiritu. 매년 7월 첫날이 되면 나팔절을 지키면서 예수 그리스도가 재림하실 때 교회가 함께 데려감을 당할 것을 기억합니다. So doon po sa piyesta ng trumpeta, alalahanin po nila ang pag-akyat ni Kristo ng Iglesia. 속죄의 절기를 지키면서 온 이스라엘이 구원받을 것을 기억합니다. Doon po sa piyesta ng mga atonement, alalahanin po nila yung katuparan po ng Hesus Kristo. 장막절을 지키면서 그리스도가 다스리는 천년 왕국을 기억합니다. Doon po sa piyesta ng mga tulda, alalahanin po nila yung mga paghahari ni Kristo sa loob ng isang libong taon. 신명기 16장 10, 16절을 같이 읽습니다. Deuteronomy chapter 16 verse 16. basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tatlong uli sa isang taon na ang inyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin. Sa piyesta ng tinapay na walang pampaalsa, sa piyesta ng mga salinggo, at sa piyesta ng mga tulda, huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala. 무교절, 칠칠절, 초막절을 지키면서 하나님을 만나는 겁니다. So doon sa piyesta ng tinapay na walang pampaalsa, piyesta ng mga salinggo, sa piyesta ng mga tulda, so humaharap po sila sa Diyos. 매 절기를 지키면서 하나님을 만나고 하나님을 기억합니다. Sa tuwing piyesta, humaharap po sila sa Diyos, tapos inaalala po nila ang biyaya ng Diyos. 초막절을 지키면서 하나님을 점점 알아가게 하셨습니다. So doon po sa piyesta ng tulda, so napapalapit po sila sa Diyos. 레위기 23장 43절도 같이 읽습니다. Leviticus chapter 23 verse 43, basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Upang malaman ng inyong salinlahi na pinatira ko sa mga kubol ang mga anak ni Israel, nang sila ay aking ilabas sa lupain ng Ehipto, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yahweh께 절기를 지키러 나가서 축복을 받고 복 주시는 하나님을 기억합니다. So nung humarap po sila sa Diyos, so inaalala po nila ang Diyos na nagbibigay pagpapala sa kanila. 그 자원하는 마음으로 보답하는 예물을 드립니다. Tapos ibinibigay po nila yung kanilang handog na may kusang loob. 우리에게 복이 있는 게 아니고 여호와께서 내리신 축복입니다. 용 박파팔라 나 갈링 사 조스. 신명기 16장 10절 같이 읽습니다. Deuteronomy chapter 16 verse 10. 바사인 포 나틴 이토. 3 2 1. At ipagdiwang mo ang pista ng mga sanlinggo sa Panginoon mong Diyos na may pangaral na kusang loob na handog na inyong ibibigay ayon sa pagpapala sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 여호와의 주신 복을 보답하는 마음으로 힘대로 물건을 드릴지니라 말씀하셨습니다. Kaya sabi po dito, magbigay ka ng kanyang ng inyong kaya ayon sa pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo. 하나님께 드린 사람이 기억을 잘하겠어요? 드리지 않은 사람이 기억을 잘하겠어요? So, sino po yung mga mas inaalala ang biyaya ng Diyos? Yung mga nagbibigay sa Diyos o yung mga hindi ayaw magbigay sa Diyos? 드린 사람입니다. Yung mga nagbibigay sa Diyos. 신명기 16장 17절도 같이 읽습니다. So, Deuteronomy chapter 16 verse 17. basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Bawal lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 우리가 오해해서 안 될 게 있습니다. So dapat maayos yung ating pakaunawa tungkol dito.
하나님은 뭔가 부족해서 우리에게 요구하시는 분이 아닙니다. So bakit humihingi ang Diyos sa atin dahil bakulang sa kanya? Hindi po. 더 주기 위해서 요구하는 겁니다. Humihingi po siya sa atin para mabigyan po tayo ng mas sagana. 사도행전 17장 25절 같이 읽습니다. Gawa chapter 17 verse 25. Basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. 우리에게 절기를 지키게 하는 것은 부모, 자식, 그 손자들 대대로 하나님을 알고 기억하게 하기 위함이었습니다. So bakit ibinigay ng Diyos sa kanila, sa atin yung ganito, sa kanila ganitong pista para alalahanin po nila yung biyaya ng Diyos hindi lamang sa kanilang generation, sa generation ng kanilang mga anak at apo. 레위기 23장 43절 같이 읽습니다. Levitico chapter 23 verse 43. basahin po natin ito. 3, 2, 1. Upang malaman ng inyong salinlahi na pinatira ko sa mga kubol ang mga anak ni Israel nang sila ay aking ilabas sa lupain ng Ehipto, ako ang Panginoon ninyong Diyos. 신명기 16장 15절에는 절기를 지키면서 온전한 즐거움을 허락하시기 위해서 지키라고 하신 겁니다. Doon po sa Deuteronomy chapter 16 verse 15, sabi po doon, sa pamamagitan yung layunin ng itong mga pista ay upang magagalak po tayong lubos. 함께 즐거운 시간을 보내면 기억하는 게 더 오래 갈 겁니다. 나일 kapag sama-sama po tayong magagalak ng lubos, mas matagal po yung ating mga memory. 그래서 오늘 저희들도 함께 즐거워하는 시간을 갖기 위해서 조그만한 운동회를 계획하고 있습니다. 그래야 may plano din po tayo mamaya ng sports fellowship para sama-sama po tayo magalak. 두고두고 기억하는 시간이 틀림없이 되리라고 믿어 의심치 않습니다. 그래야 나니니와라 po ako na yung kagalakan po natin ngayon ay hindi po madaling makakalimutan. 누가복음 24장 44절에는 이 모든 것들은 예수님을 말씀하고 있는 것임을 기록하고 있습니다. Lucas chapter 24 verse 44 sabi po doon, lahat ng mga bagay na ito ay para upang alalahanin po natin si Hesus Kristo. 물건을 예물을 드리고 즐거워하는 것으로 그치지 말고 예수 그리스도를 보라는 거죠. 그래서 sa una magbibigay tayo ng handog tapos magagalak pero hindi po hanggang doon na lang dapat alalahanin din po natin si Hesus Kristo. 예수 그리스도를 본다는 것은 예수 그리스도를 통해서 내게 내려진 은혜를 기억하라는 겁니다. So, dapat alalahanin din po natin ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan po ni Jesus. 같이 읽겠습니다. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. 그런데 우리는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 제사는 끝났습니다. Nung namatay po si Jesus Kristo sa cross, natapos na po yung alay para sa kasalanan. 그리고 이 제사를 절기를 지킬 성전도 없습니다. Tapos ngayon po, wala na po yung templo kung saan inaalay po nila yung ganitong mga handok. 이스라엘 백성들에게 1년 동안 절기를 지키면서 은혜를 기억하게 하셨는데 우리는 어떻게 해야 은혜를 잊지 않고 기억할까요?
So yung mga Israelita po, meron po silang mga piyesta o meron po silang mga templo ng Diyos, pero paano po tayo na nasa loob, bagong tipan, paano po alalahanin natin ang biyaya? 걱정하지 마십시오. 와 po kayo mag-alala. 우리에게도 허락된 것이 있습니다. 메론 din po ta, meron din po tayong paraan. 성경 강연회를 빠지지 않고 참석하는 겁니다. So, unang paraan dapat sumama tayo sa Bible seminar. 그곳에 그리스도의 죽음과 피 흘림의 은혜가 있습니다. So, doon po sa Bible seminar may reminder patungkol sa biyaya at pag-ibig ni Jesus Cristo. 구원의 감격과 감동이 있습니다. So, doon po meron pong kagalakan na nanggagaling sa kaligtasan. 매 주일 말씀을 통해서 은혜를 기억해야 합니다. Sa pamamagitan ng Lord's Day sermon, kailangan din po natin alalahanin ang biyayang ito. 개인적인 어떤 특별한 사정으로 주일 말씀을 듣지 못했다면 어떠한 방법으로든지 보충해서 들어야 됩니다. Kung hindi ka nakadalo, kung hindi ka nakapakinig ng Sunday sermon dahil sa mga personal reason, gumawa kayo ng paraan para makinig kahit mahahabol lang. 바쁜 일이 있어서 점심을 놓쳤습니다. Halimbawa po, so dahil sa mga busy ka sa trabaho, so hindi ka kumain ng lunch. 절대 그냥 끝나지 않죠. Pero ano pong ginagawa natin? 점심 대용으로 중간에 뭔가를 먹습니다. Dahil hindi ka nag-lunch, so kakain ka na, mag-merienda ka sa hapon. 그럴 시간도 못 갖고 저녁 시간이 됐습니다. So dahil sa sobrang busy, so dumating na po sa yung gabi. 저녁 때 점심 것까지 두 그릇 먹더라고요. Kaya minsan, yung kinakain sa gabi ay doble dahil gutom na gutom. 육신의 양식은 꼬박꼬박 챙겨 먹으면서 영의 양식을 안 먹으면 안 됩니다. 꼬마카인 po tayo sa ating physical na pagkain, pero yung ating spiritual na pagkain ay madalas siniskip natin. 주일 말씀을 꼭 드려야 됩니다. Dapat hindi pwede mag-absent sa Lord's Day sermon. 오늘 주일입니다. Ngayon po Lord's Day po tayo. 저는 타나우안에 있습니다. 나사 타나우안 church 포 아코 ngayon. 오산교회 주일 말씀은 놓쳤습니다. Kaya hindi ko narinig ang sermon ng Osan doon sa Osan church. 굶을까요, 먹을까요? So ano ang gagawin ko? Hahabol ako sa pagkikinig o hindi? 반드시 먹을 겁니다. Hahabol ako sa pagkikinig. 저는 저희 교회당에서 전해지는 말씀을 놓치지 않습니다. So hindi ko po na-miss yung mga sermon sa Osan Church. 은혜를 기억해야 하는 하나님이 허락하신 좋은 방법이기 때문에 그렇습니다. Dahil yun po yung mga pinakamagandang paraan ng reminder patungkol sa biyaya ng Diyos. 한 번 주일 말씀을 놓치면 은혜가 가물가물해집니다. Pag nag-absent ka sa isang Lord's Day sermon, nagiging malabo ang biyaya ng Diyos. 해별 모임도 똑같습니다. Ganun din po yung group fellowship. 수양회를 참석하는 것도 똑같습니다. Ganun din po pagsama sa summer retreat. 구역 모임, 조모임에 참석하는 것도 똑같습니다. Ganun din po ang pagsama sa cell group fellowship. 수요 말씀에 참여하는 것도 똑같습니다. Ganun din po sa pagkikinig sa Wednesday sermon. 각종 부서 모임에 참석하는 것도 똑같습니다. Ganun din po sa fellowship ng iba't ibang ministry. 우리는 절대로 빠뜨려서는 안 됩니다. Kaya hindi pwede natin itong ma-miss. 우리는 그 기억을 위해서 반드시 주기적으로 해야 될, 공식적으로 해야 될 일을 놓치면 안 되겠습니다. Kaya so hindi dapat ma-miss po natin yung ating mga regular na schedule ng fellowship
upang alalahanin po natin yung biyaya ng Diyos lagi. 형제 자매들이 있는 곳에 항상 내가 있어야 된다는 것을 잊지 마십시오. 'Wag po natin makalimutan kapag may fellowship ng mga kapatiran, sasama ako doon lagi. 그다음에 두 번째 보답의 설계도를 말씀드리겠습니다. So, �angalawa po, sasabihin ko po sa inyo patungkol sa plano ng pagsusukuli. 우리가 그 은혜를 기억하고 있다면 기억에서 끝나는 건 아닙니다. So, kapag alalahanin po natin ang biyaya ng Diyos, ano pa po yung gagawin natin? 은혜에 보답해야 되는 거예요. So, dapat isukuli po natin sa itong biyaya. 제가 어느 날 TV 방송국에서 예고편을 알리는 걸 봤습니다. So, 민산 nakikita ko po yung sa television tungkol sa mga isang program. 근데 그 방송 예고편은 재방송 예고편이었습니다. Pero yung mga program po ito ay patungkol sa mga rebroadcasting, paulit na mga broadcasting. 그 제목이 제 호기심을 자극했습니다. 그래서 nakita ko po yung title po ng itong program, so naging curious po ako. 내가 사는 이유였습니다. Ang title po do ng program ay yung reason 'bakit nabubuhay ako. 저 사람이 사는 이유가 무엇일까 궁금해졌습니다. Kaya naging curious po ako. So, ano ba talaga yung dahilan bakit siya nabubuhay? 재방송이었기 때문에 인터넷으로 검색해 봤습니다. Kaya nag-research po ako sa internet. 그는 미술을 전공한 대학 여교수였습니다. 용 itong tao po ay isang babaeng professor. Yung kanyang major ay art. 개인 비서를 두고 스케줄을 관리할 정도로 바쁜 삶을 살았습니다. So, napaka busy po siya, kaya meron po siyang mga personal secretary. 건강에 적신호가 켜졌습니다. Pero may problema siya sa katawan. 피곤해서 일을 계속할 수가 없게 됐습니다. So, hindi siya tuloy-tuloy sa kanyang trabaho dahil pagod yung kanyang katawan. 병원에 가서 검사를 받았습니다. 낙파체크업 시야 사 호스피탈. 암 말기 판정을 받았습니다. Ang findings po doon yung cancer stage 4. 수술했습니다. 나 오페라한 시야. 수술로 끝나지 않았습니다. Pero hindi pa tapos. 항암 치료가 계속됐습니다. So dumaan po siya sa mga chemo, yung mga therapy. 너무너무 고통스러웠습니다. 나빠까 sakit po, kirot. 음식을 먹을 수가 없었어요. So hindi niya kayang kumain. 억지라도 먹으면 다 토해냅니다. Pag pinili po niyang kumain, nagsusuka agad. 이렇게 고통스럽게 사느니 차라리 치료를 중단하고 사는 날까지라도 마음 편하게 살아야 되겠다 결심했습니다. Kaya ang decision po niya, so hihinto lang ako sa mga medical treatment dahil sobrang sakit. Hindi kaya ng katawan, kaya mag-enjoy lang ako sa natitirang araw. 그는 치료를 거부했습니다. Kaya ayaw niya yung mga medical, mga mga therapy. 퇴원했습니다. Tapos umuwi na. 그리고 따뜻한 남쪽 지방에 2층 집을 마련했습니다. So, nagtayo po siya ng isang second story bahay doon sa bandang Timok. 그곳은 바다가 보이고 산과 들이 있는 곳입니다. So, sa harap may dagat, tapos may nakikitang bukit, saka yung bundok. 한 달이든 두 달이든 거기서 생을 마감하고자 했습니다. 그래야 gusto niya. Gusto niya tapusin, gusto niya mabuhay doon hanggang mamatay, kahit isang buwan o dalawang buwan. 근데 그건 자기 계획대로 되지 않았습니다. Pero yung situation po ay hindi ayon sa kanyang plano. 심각한 우울증이 찾아왔습니다. So dumating po sa kanya matinding depression.
방마다 커튼을 닫고 불을 끄고 혼자 앉아 있습니다. Kaya tuwing gabi, isinara po yung mga pinto, pinatay yung ilaw, siya lang nag-iisa, nakaupo. 매일 울며 살았습니다. umiiyak siya araw-araw. 거기다가 암의 고통은 참을 수가 없었습니다. Tapos hindi niya tiniis yung kirot ng cancer. 매일 병원에 가서 진통제를 맞고 와야 돼요. Kaya nag-inom siya ng painkiller araw-araw sa hospital. 병원 신세를 지지 않겠다고 치료를 거부했는데 또 병원 신세를 지고 있는 자신을 용납하기 어려웠습니다. Kaya lungkot na nalulungkot po siya at nagagalit siya sa sarili dahil so ayaw umuwi po siya, ayaw niya nag-inom ng yung treatment, ayaw siya dumaan sa medical treatment sa hospital. Pero bakit bumabalik ako sa hospital? 그러나 고통이 찾아오면 병원을 갑니다. Pero walang ibang paraan kapag sobrang sakit, so pumupunta siya sa ospital. 어느 날 또 진통제를 맞기 위해서 병원을 나섰습니다. So nagpunta po siya sa ospital para mag-inom ng mga pain killer. 병원은 오른쪽에 있습니다. Yung hospital ay nasa kanan. 근데 그는 왼쪽으로 가고 있었어요. Pero nagpunta siya, patungo siya sa kaliwa. 가다가 방향이 잘못됐다는 것을 알았습니다. So nalaman po niya na mali po yung kanyang dinadaanan. 그럼 당연히 돌아서서 오른쪽으로 가야 되는 게 맞을 겁니다. Kaya dapat, so gumanan po siya para pumunta sa ospital. 그는 얼마나 지쳤는지 그냥 왼쪽을 향해서 가고 있었습니다. Pero dahil sobrang pagod po siya, patuloy po siya lumalakad pa kaliwa. 이 길이 아닌데 이 길로 가면 병원이 없는데 하면서 계속 걸었습니다. Patuloy po siya sa paglakad. Naliligaw ako palayo na palayo sa ospital, pero tuloy-tuloy siya. 길가에 한 버려진 강아지를 만났습니다. Natakpuan po niya na isang aso na pinabayaan ng may-ari doon sa tabi ng daan. 며칠을 굶었는지 배는 등가죽에 붙었습니다. Yung aso po ito payat na payat dahil ilang araw parang hindi siya kumain. 털이 빠져 있고 눈곱이 끼어 있고 두려움에 떨고 있는 강아지였습니다. Yung asong ito ay wala ng mga balahibo. Tapos yung balat po niya ay puno ng sakit. Kaya nanginginig po siya dahil sa takot. 자기 모습과 너무나 비슷함을 발견했습니다. Naisip po ng itong tao yung aso ito parang katulad po niya. 강아지를 품에 안았습니다. Kaya niyakap niya yung asong ito. 도망갈 힘도 없는 강아지였습니다. Pero 'yung aso pong ito ay wala nang lakas. 집으로 데리고 와서 밥부터 먹였습니다. Kaya so iuwi niya ito sa bahay, pinakain siya ng pagkain. 너무 더러워서 목욕을 시켰습니다. Dahil sobrang dumi 'yung asong ito, kaya so pinaligo muna siya. 코끝에 병이 있다는 걸 알았습니다. Nakita po niya mga balat po niya ay mga puno ng mga sakit. 동물병원에 가서 치료를 시켰습니다. Dinala po siya sa animal hospital. 강아지는 회복됐습니다. Kaya gumaling na po yung aso. 강아지가 그 교수의 치맛자락을 물고 밖으로 나가자고 합니다. Pero yung aso po ito ay ayaw na umalis, ayaw na humiwalay sa itong babae. 그 강아지 때문에 산책을 시작했어요. Kaya dahil sa asong ito, yung babaeng ito po ay nag-umpisa na mga paglakad-lakad sa labas. Kuya 함께한 시간이 꽤 길어졌습니다. Kaya tumatagal po siya sa nakasama po yung asong ito. 강아지는 죽었습니다. Tapos sa pagkalipas ng mahabang panahon, yung asong ito ay namatay na. 수명이 다했기 때문입니다. Dahil ubos na po yung kanyang edad. 강아지가 죽고 나서 강아지가 그리웠습니다. Nung namatay na po yung asong ito, namimiss po ng babae yung asong ito. 그는 미술대학 교수였기 때문에
강아지를 생각하면서 그림을 그리기 시작했습니다. Kaya yung babaeng ito dahil siya po yung art professor sa college, so nag-umpisa po siya mag-drawing ng aso na ito. 이곳저곳 강아지 그림을 붙이기 시작했습니다. Tapos inilagay po nila yung mga painting drawing ng aso sa kung saan-saan. 그러다가 어느 날 발견했어요. Tapos isang araw 자기가 아프지 않다는 것을 natakpuan po niya na wala na siyang sakit. 병원에 가서 진단을 받았습니다. So, nagpa-check po siya sa ospital. 완치 판정을 받았어요. Sabi ng doctor, gumaling ka na. 의사가 뭘 했냐고 물어봅니다. Kaya nagtanong po, tanong po ng doctor, ano ang ginawa mo? 곰곰이 생각해 봅니다. 내가 뭐 했지? Yung naisip po ng itong babae, ano ba ang ginawa ko? 치료받은 게 없었어요. So, wala po siyang anumang mga medical treatment galing sa hospital. 아무리 생각해 봐도 강아지하고 함께 한 것밖에 생각이 나지 않습니다. Ang ginawa lang po ay pagsama lang sa aso. 그 강아지가 나를 건강케 하고 먼저 갔다는 생각이 들었습니다. Kaya naisip niya, yung asong ito, siya ang nagpagaling sa akin at mauna siyang namatay. 강아지에게 너무 고마움이 느껴졌습니다. Kaya nagpasalamat po siya sa aso. 그는 결심했습니다. Kaya ganito po yung decision niya. 나에게 두 번째 생명을 허락한 것은 그 강아지와 같은 유기견을 돌보라는 것이구나. 나비니기한 ako ng pangalawang buhay, may dahilan para alagaan yung mga aso na pinabayaan ng may-ari. 그때부터 병든 유기견들을 모아서 치료하기 시작했습니다. Kaya magmula sa araw na ito, nag-umpisa po siya na mag-alaga ng mga aso na pinabayaan. 몇백 마리를 치료시켰습니다. Kaya pinagaling po niya yung mga ilang daang na aso na may sakit. 당시 방송에 출연했을 때 60마리가 있었습니다. Kaya nung lumabas po siya, nung nabalitaan po yung storya po niya sa television, mga umabot po, mga 60 na yung aso pinagaling niya. 대부분이 병이 들었거나 장애를 갖고 있는 강아지들이었습니다. Karamihan po ng mga asong pinagaling niya ay dati may sakit o pilay. 집안은 엉망이 됐습니다. Yung sitwasyon po, yung kalagayan ng family ay magulo. 아무리 치워도 여기저기 똥오줌 냄새가 납니다. Dahil sa kanyang pag-alaga ng mga aso, yung buong buhay ay puno ng amoy ng tae ng aso. 남편이 강아지 때문에 못 살겠다 했습니다. Kayong sabi po ng husband niya, ay ayoko na, hindi ko tiis yung amoy ng aso. 남편하고 협상을 했습니다. Kaya pinag-usapan po nila ng asawang lalaki. 강아지 때문에 못 살겠으면 차라리 이혼을 합시다. Kung hindi mo kayang tiisin ang amoy ng aso, maghiwalay tayo. 난 저 강아지들 돌보는 것을 포기할 수 없습니다. Dahil hindi ako susuko sa itong trabaho kong mag-alaga ng mga asong pinabayaan. 그래서 1층은 계집으로 허락하고 2층은 남편의 공간으로 약속을 했습니다. 그야 pinakasunduhan po nila yung first floor ay ibinigay para sa mga aso. Pero yung second floor ay ibigay para sa husband. 1층이 너무 비좁아지니까 다른 장소를 찾고 있었습니다. Pero masikip po yung first floor, kaya naghanap po siya ng iba pang space. 아예 버려진 강아지들을 돕는 허브를 만들고 계획하고 있었습니다. Kaya gumawa po siya ng meron po nagplano po siya ng magtayo ng isang mga center, yung care center para sa mga asong pinabayaan. 제가 그걸 인터넷에서 확인하고 충격을 받았습니다. So nakita ko po, natakpuan ko po yung balitang ito sa internet at na-shock po ako. 그 강아지 때문에 병이 나섰다고 확증할 수도 없음에도 불구하고 그 강아지로 인해서 남은 유기견들을 위해 자기 생을 바치겠다는 겁니다.
Dahil sa kanyang mga resolusyon na ibibigay ko yung natitirang buhay sa mundong ito para sa mga asong pinabayaan ng mayari. 그렇다면 나도 그 이상의 삶의 이유가 있습니다. 사 akin mas malaki po ang layunin ng buhay ko kung bakit dapat mabuhay ako sa mundo. 그 이유만 있는 게 아니라 그렇게 살아야 합니다. So napaka malinaw po yung layunin o dahilan kung bakit nabubuhay pa ako sa mundong ito. 그래서 제 나름대로 성경 속의 근거를 찾기 시작했습니다. Kaya naghanap ako sa Biblia kung ano ba talaga yung layunin o dahilan kung bakit nabubuhay pa ako sa mundo, sa buhay. 다윗과 다윗 주변의 여인들이었습니다. So nakita ko, natakpuan ko po si David saka yung mga kababaihan sa paligid niya. 왜 다윗과 함께했던 여인들을 살펴보게 됐을까요? So bakit pinag-isipan o pinag-aralan ko po yung buhay ni David? 다윗은 그리스도의 모형입니다. Dahil si David po ay simbolo ni Jesus Cristo. 그렇다면 다윗 곁에 있었던 여인들, 아내는 그리스도인의 모형일 겁니다. So kung ganun po, yung mga asawa ni David ay simbolo, simbolo ng mga Kristiyano. 다윗 주변에 많은 여인들이 있었습니다. So maraming asawa si David. 그 중에 몇 사람을 통해서 교훈을 받고자 합니다. So titingnan po natin mga ilang lesson sa pamamagitan po nila. 맨 처음에 메랍이었습니다. 사 una po yung asawa sa mga asawa niya, Merab. 메랍은 사울의 맞딸이었습니다. Si Merab po ay pinaka yung panganay na babae ni Saulo. 사울은 백성들이 자기보다 다윗을 더 따르는 것을 보고 시기심이 생겼습니다. So si Saul po ay naging inggit dahil si David po ay mas pinupuri ng mga tao kaysa kanya. 그를 자기 수하에 두고 죽일 기회를 찾기 위해서 맞다를 그에게 주기로 약속했습니다. Kaya hinanap po niya yung pagkakataon ko na para patayin si David, kaya ibinigay niya yung kanyang panganay na babae kay David. 그게 사무엘상 18장 17절입니다. So yun po yung unang Samuel chapter 18 verse 17. 앞부분만 읽겠습니다. 사사빈 코포 바바사인 코포 이토 sinabi ni Saul kay David, narito ang aking nakakatandang anak na babae na si Merab. Siya ay ibibigay ko sa iyo upang maging asawa. Merab을 주기로 약속했습니다. Ito po yung pangako niya, ibibigay ko sa iyo si Merab. 골리앗과 싸움에서 이겼습니다. Si David po ay nanalo kay Goliath. 그렇지만 그 메랍은 다윗의 아내가 되지 못했습니다. Pero si Merab po, hindi po siya naging asawa ni David. 사무엘상 18장 19절에 보면 아드리엘에게 주었다고 기록되어 있습니다. Sinabi po doon sa unang Samuel chapter 18 verse 19, ibinigay ni Saul yung kanyang anak Merab kay Adriel. 다윗의 아내가 될 뻔 했는데 아드리엘의 아내가 된 겁니다. Si Merab po ay malapit na naging asawa ni David, pero naging asawa siya ni Adriel. Adriel의 아내가 되어서 자녀를 낳고 살았습니다. Tapos nanganak siya ng mga apat anak. 그런데 그 아드리엘이 난 자녀들은 비참한 죽음을 겪었습니다. Pero yung mga anak ni Adriel ay namatay na po ng miserable. 다윗 시대에 가뭄이 들었습니다. 나카로온 po ng matinding tagutom sa panahon po ni David. 그 가뭄의 원인이 사울의 실수였습니다. So dahil po sa makamali ni Saulo, dumating na po yung tagutom. 그래서 사울의 자손들을 일곱 사람 죽이기를
결정했습니다. Kaya yung decision po ng mga tao, 누가 결정했다고요, 목사님? 그 백성들이. 아니요. Kaya decision po ng mga tao na papatayin po yung mga anak ni Saulo, pitong anak, dahil sa tagutom po ito. 기부온 사람들이. Yung mga Gibuoneta po ay nagdesisyon na patayin po yung mga pitong anak ni Saulo dahil sa tagutom. Gibuon 사람들을 사울이 해쳤기 때문에 기부온 사람들은 사울의 자손을 일곱 사람 내어주면 그 원수를 풀겠다고 약속한 겁니다. So, dahil sa pagkamali po ni Saulo, ganito po yung sabi po ng mga Gibuoneta. Pag pinatay po, pagpapatayin po namin yung pitong anak mo, so magiging okay yung sitwasyon. Samuela 21장 6절 7절을 같이 읽겠습니다. Pangalawang Samuel chapter 21 verse 6 and 7. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ay ibigay sa amin ang pito sa kanyang mga anak upang aming ipitin sila sa harapan ng Panginoon sa Gibuon, sa bundok ng Panginoon. At sinabi ng hari, ibibigay ko sila. 8절입니다. Unit iniligtas ng hari sa Mephiboset na anak ni Jonathan, na anak ni Saul dahil sa panata ng Panginoon na namamamagitan sa kanila kina David at Jonathan na anak ni Saul. Kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa na anak ni Aya na kanyang ipinanganak kay Saul, sina Arumi at Mephiboset at ang limang anak ni Mikal na anak ng babae ni Saul na kanyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barisilay na Meholatita. Merab에게서 난 다섯 아들이 죽었습니다. Kaya yung limang anak po ni David na galing kay Merab ay patay na. 이것은 무엇을 의미할까요? So, ano pong lesson meron po tayo dito? 다윗은 그리스도의 모형이라고 말씀드렸습니다. Sinabi ko po sa iyo, si David po ay simbolo ni Kristo. Merab은 다윗의 아내가 될 수 있는 가능성을 가졌습니다. Si Merab po ay malapit na siyang naging asawa ni David. 근데 아드리엘에게 시집 갔습니다. Pero siya po yung naging asawa ni Adriel. 우리 가운데 많은 사람들이 와서 말씀을 배웁니다. Maraming tao po ay umaattend sa Bible seminar. 구원받고 그리스도의 신부가 될 뻔 했는데 도중 하차했습니다. Malapit po silang maligtas pero huminto po sila. 세상으로 돌아갔습니다. Bumalik po sila sa salibutan. 예수 그리스도가 구원자라는 것을 들었습니다. Narinig po nila na si Jesus ay tagapagligtas. 그런데 세상이 더 좋은 거예요. Pero mas gusto pa nila ang salibutan. 구원받지 못한 불신자들의 모형입니다. Kaya si Merab po ay isang simbolo ng mga taong hindi paligtas. 고린도전서 2장 14절은 다음과 같이 말씀하고 있습니다. Ganito po yung sabi doon sa unang Korinto chapter 2 verse 14. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito. Unit ang taong hindi ayon sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon naunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng espiritu. 들었지만 깨닫지 못한 겁니다. So, nakinig po sila pero hindi nila ito naintindihan. 정말 안타까운 사람들입니다. 사양, 사양 po. 메랍은 그들의 모형입니다. Si Merab po ay simbolo ng mga napapahamak. 사울의 둘째 딸 미갈이 있었습니다. 방갈라왕 anak ni ng babae ay Mikal. 미갈은 다윗을 사랑했습니다. So si Mikal po ay nagmahal kay David. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ngayon, minamahal ni Mikal na anak na babae ni Saul, si David. Ito ay sinabi kay Saul at ang bagay na ito ay ikinalugot niya. Saul은
다윗을 죽이고자 한 사람입니다. Si Saul po ay gustong-gustong pumatay kay David. 근데 미갈이 그를 사랑하니까 좋은 기회로 여겼습니다. Na laman po ni Saul lo na minamahal ni Mikal si David. 블레셋 사람의 양피 100개를 가져오면 사위로 삼겠다고 약속했습니다. Kaya ito po yung pangako ni Saul lo na kapag sinabi po ni Saul lo kay David, kapag patayin mo ang Palesteo 100 na kapakatao, ibibigay ko yung Mikal bilang asawa mo. 사울은 다윗이 블레셋 사람의 양피 100개를 구하기 위해서 그곳에서 죽기를 원했던 겁니다. Pero yung balak po ni Saulo, siguro si David ay mamatay habang pinapatay po niya yung mga Palesteo. 다윗은 200명을 죽이고 양피 200을 사울에게 갖다 주었습니다. Pero ang nangyari, pinatay po ni David 200 Palesteo. 사울은 할 수 없이 둘째 딸 미갈을 다윗의 아내로 주었습니다. Kaya ayon po sa ipinangako po ni Saulo, ibinigay niya yung kanyang anak na babae, Mikal, kay David bilang asawa niya. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si David ay tumindig at umalis na kasama ng kanyang mga tauhan at pumatay sa mga Palesteo ng 200 lalaki. Dinala ni David ang kanilang mga balat na pinagtulihan at kanyang ibinigay ang buong bilang sa hari upang siya ay maging manugang ng hari at ibinigay sa kanya ni Saulo si Mikal na kanyang anak na babae upang maging kanyang asawa. Mikal이 다윗을 좋아한 것은 육신의 모습이었습니다. So, ang minamahal po ni Mikal kay David ay yung mga physical na magandang kalagayan. 백성들은 아버지 사울 왕보다 다윗을 높였습니다. So, dahil alam po niya na si David ay mas pinupuri ng mga tao kaysa Saulo. 차기 왕이 될 후계자 요나단도 다윗을 높였습니다. 피누포리 din po ni Jonathan si David. 그래서 좋아했던 겁니다. So yun po yung dahilan kung bakit minahal po ni Mikal si David. 아버지의 진심을 알았습니다. 나알만 po niya yung puso, yung balak po ng kanyang tatay sa Saulo. 그를 죽이고자 했습니다. Si Saulo po ay gustong patayin si David. 그래서 다윗을 아버지 몰래 피난케는 했습니다. Kaya tinulungan po Mikal po ay tumulong kay David para makaiwas po siya ng kamatayan. 다윗과 함께 하려고 하지 않았습니다. Pero ayaw niya sumama kay David. 다윗과 받을 고난은 싫었습니다. So ayaw niya, bakit ayaw niya sumama kay David? Dahil ayaw niya dumanas ng kahirapan na kasama ni David. 다윗이 사울로부터 목숨을 건지기 위해서 떠났습니다. Kaya si David po ay tumakas para upang hindi siya patayin ni Saulo. 사울은 미갈엘을 발디라는 사람에게 결혼을 시켰습니다. Kaya ibinigay po ni Saul yung kanyang anak Mikal kay Baldi. 미련 없이 발디와 결혼했습니다. Kaya si Mikal po ay naging asawa ni Baldi. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ibinigay ni Saul si Mikal na kanyang anak na asawa ni David kay Palti na anak ni Lais na taga Galim. 다윗은 우여곡절을 통해서 이스라엘의 왕이 됐습니다. Kaya si David po ay sa wakas naging hari po siya ng buong Israel. 사울의 아들 이스보셋의 편에 섰던 아브넬이 다윗에게 함께하기를 요청했습니다. So, 이상 tao na humingi kay David para maging kasama ni David. 다윗은 아브넬에게 다음과 같은 조건을 제시했습니다. Sinabi po ni David kay Abunel mga ilang condition ganito. 같이 읽습니다.
Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang sinabi, mabuti, ako ay makikipagtipan sa iyo. Uning isang bagay ang hinihiling ko sa iyo. Hindi mo ako makikita malibang dahil nandito muna si Mikal na anak na babae ni Saul. Pagparito mo upang ako ay inyong makita. Da윗은 그리스도의 모형입니다. Si David po ay simbolo ni Kristo. Mikal은 다윗과 결혼했습니다. Si Mikal ay naging asawa ni David. 사울에 의해서 강제로 다른데 시집은 갔지만 다윗의 아내였습니다. Ibinigay ni Saul yung kanyang anak na babae Mikal sa ibang tao, pero si Mikal po ay dating asawa ni David. 미갈을 데려오라고 조건을 제시했습니다. 그야 미갈 누가 제시했다고요? 다윗이 아브넬에게. 그야 sabi po ni David kay Abner, kunin mo, dalhin mo dito ang inyong asawang Mikal. 아브넬은 발디엘에게 결혼한 미갈을 다윗에게 데려왔습니다. 그야 si Abner po ay nagdala kay Mikal. May asawa na po siya, yung ibang tao. 한번 구원은 영원한 구원입니다. So, ibig sabihin, pag once ka na naligtas, magpakailanman, ligtas ka na. 그러나, 미갈은 그 은혜를 알지 못했습니다. Pero si Mikal po ay nakalimutan po niya yung biyaya ito. 다시 왕비가 될 기회를 주었지만, 다윗의 마음은 알지 못했습니다. Kahit binigyan po siya ng isa pang pagkakataon na maging asawa ni David, pero so ayaw niya. 법궤를 다윗성으로 옮겨올 때, 다윗은 너무너무 행복하고 기뻤습니다. Si David po ay napakasaya dahil dinala po ng mga Israelita yung mga Ark of Covenant balik sa templo ng Diyos. 하나님 앞에 옷을 벗어던지며 춤추는 모습을 미갈은 비난했습니다. Kaya hinamak po ni Mikal nung sumayaw po si David sa sobrang galak niya. 그래서 미갈은 사는 날 동안에 자녀를 하나님이 허락지 않았습니다. Kaya si Mikal po ay hindi po siya nakapag-anak so hanggang mamatay. 같이 읽습니다. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nakaanak hanggang sa araw na kanyang kamatayan. 미갈은 다윗의 요청으로 부인의 권한은 회복됐지만 자녀를 얻지 못했습니다. Si Mikal po kahit bumalik po siya sa unang posisyon na asawa ni David pero hindi po siya nakapag-anak hanggang mamatay. 그 은혜를 알지 못했습니다. Dahil nakalimutan po niya yung biyaya. 하나님의 나라보다는 세상이 더 좋았습니다. So mas inuna po niya ang makamundong bagay kaysa makalangin na bagay. 구원은 받았지만 세상의 축복만을 기대하는 그리스도인들입니다. So ganun din po, katulad po ng mga Kristiyano na ligtas na pero mas inuuna po nila yung makamundong blessing. 고린도전서 3장 1절 같이 읽습니다. 1 Corinto chapter 3 verse 1. basahin po natin ito. 3, 2, 1. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa iyo na tula sa mga taong espiritual, kundi tula sa mga makalaman, tula sa mga sanggol kay Kristo. 육신에 속한 자였습니다. So, makalaman po sila. 그리스도 안에서 어린아이입니다. 상골 sila kay Kristo. 2절도 같이 읽습니다. Verse 2, basahin din po natin. 3, 2, 1. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. 은혜를 은혜로 여길 줄 모르는 사람이었습니다. So nakalimutan po, hinamak po nila ang biyaya ng Diyos. 다윗의 마음을 헤아리지 못했습니다. 힌디 포냐 나인틴디안 영 포선이 다빗. 예수님이 무엇을 가장 원하는지 모르는 사람입니다. So yo ganun din po hindi po malaman po ng maraming tao kung ano ang gusto ni Jesu Kristo. 자신에게 복을 주기 위해서 허락된
상황도 감당치 못하는 사람이었습니다. So, na-miss po nila yung pagkakataon na ibigay ng Diyos sa kanila ang pagpapala. 육신에 빠진 그리스도입니다. So, maka lamang Kristiyano. 세 번째 여인으로 아이노암이 있습니다. 방아틀롱 아사와 아히노암. 아이노암에 대한 기록은 찾아볼 수가 없었습니다. So, hindi ko po natakpuan yung mga kwento tungkol kay Ahinoam. 사실은 이 아이노암보다 먼저 아내가 된 아비가일이 있습니다. 메론 din pong isa pang asawa na mauna kay Ahinoam, Abigail siya. 그런데 아비가일보다 아들을 먼저 두었어요. Pero ito si Ahinoam po ay maunang nanganak ng anak na lalaki kaysa Abigail. 그 아들이 암논이었습니다. Yung anak po niya ay Amnon. 이 아이노암은 유다 지파에 속한 자라고 여겨집니다. 용 시 아히노암 포 아이타가 리피낭 호다스. 그러나 열정적이진 못했습니다. 페로 알라 포샹 파션. 그래서 선민 중에서 구원받은 그리스도인을 상징합니다. 그야 샤포 용 심볼로 낭 크리스티아노 나 크리스티아노. 아비가일이 있습니다. 에토시 아비가일 나발의 아내였습니다. 아사와 포샤 니 나발. 다윗이 나발의 목장을 지켜준 은혜를 모르는 자였습니다. 시 나발 포 아이 나칼리무탄 포 용 비아야 니 다빗. 다윗과 함께한 자들의 먹을 것을 요구했는데 거부했습니다. 가히 나키우삽 시 다빗 낭 파카인 para sa mga tauhan niya pero ito po yung tinanggihan po ni Nabal. 돌아와서 다윗에게 고한 그 사실을 듣고 나발을 치러 갈 때 아비가일이 그 소문을 듣고 사정합니다. Kaya si David po ay galit na galit kaya isugo po niya yung mga sundalo po niya para patayin si Nabal. Pero ito po yung nalaman po ng asawa ni Nabal, Abigail. Abigail은 다윗에 대한 믿음을 갖고 있었습니다. Si Abigail po ay may tiwala kay David. 하나님께서 이스라엘의 권력을 다윗에게 줄 것을 믿었던 사람입니다. Alam po niya na ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay ng Diyos kay David. 다윗에게 피를 묻히지 않도록 권했습니다. 그야 나키우사 포샤 kay David na sana huwag patayin yung kanyang asawa Nabal. 어찌 보면 천박한 이방 여인의 이야기였지만 다윗은 들었습니다. Pero si David po ay nakinig kahit yung babaeng ito ay isang hamak na hintil. Pero nakinig po siya at natanggap po niya yung kanyang yung pakiusap ng babaeng ito. 원수 갚는 것이 사람에게 있지 않습니다. 하나님이 하십니다. Yung pagkaganti sa kaaway hindi po sa pamamagitan ng kamay ng tao nasa kamay ng Diyos po. 하나님이 아비가일의 남편 나발을 치셨습니다. Kaya pinatay po ng Diyos yung asawa po ni Abigail, Nabal. 나발이 죽었다는 소식을 듣고 다윗은 아비가일을 아내로 맞이합니다. So nung nabalitan po ni David na namatay na yung asawa ni Abigail, so kinuha po ni David si Abigail bilang asawa niya. Abigail은 불신 세상에 살면서 복음의 귀가 열린 그리스도인을 상징합니다. Si Abigail po ay nagsisimbolo ng Kristiyano na naliwanagan tungkol sa Ebanghelyo sa kabila ng kadiliman ng mundo. 그러나 아비가일과 아이노암은 자녀들을 낳았지만 왕이 되지 못했습니다. Si Abigail saka Ahinoam kahit nag-anak po sila pero yung kanilang anak ay hindi naging hari. 많은 성경학자들은 이것을 분석합니다. So maraming mga Bible scholars ay nag-aaral, naghahanap tungkol dito. Ahinoam은 유대인이었기 때문에 선민 의식이 강한 자였을 것이다. So yung kanilang pag-aaral tungkol kay Ahinoam. Ahinoam ay isang piniling bayan ng Diyos, Hudyo. Abigail은 당대
부자였기 때문에 그 나발의 유산을 가지고 다윗을 도와서 왕위에 오르기까지 많은 희생을 했을 것이 틀림없습니다. Tapos sabi rin po nila si Abigail, mayaman po siya, kaya ginamit po niya yung kanyang kayamanan pera para tumulong kay David. 그만큼 희생한 것만큼 드러난 의가 있었을 거라고 예측합니다. Kaya so yung kanilang pag-aaral si Abigail po ay nagtiwala sa kanilang sariling katuwiran. 그래서 암논은 압살롬에게 죽었습니다. Kaya si Amnon ay pinatay ni Absalom. 다니엘에 대한 기록도 없습니다. Wala pong record tungkol kay Daniel. 그러나 바세바는 달랐습니다. Pero iba po si Batsheba. 시간이 다 돼서요. 바세바의 이야기는 다음 시간에 전해드리도록 하겠습니다. Ubos na po yung oras, kaya yung storya po tungkol kay Batsheba ay bukas na lang, tuloy-tuloy. 기도하시겠습니다. Manalangin po tayo. 사랑과 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사합니다. Salamat po amang Diyos na nagmamahal sa amin. 우리 가운데 남은 생에 신앙의 집을 지을 때 무너지지 않는 집, 불타지 않는 집을 짓기 원합니다. 나와 po lahat po kami ay makapagtayo ng isang matibay na bahay ng pananampalataya na hindi maguguho, hindi rin masusunog. 튼튼한 집을 짓기 위해서 설계도가 필요합니다. Alam po namin na kailangan maayos na plano para sa matibay na bahay. 받은 은혜에 대한 기억을 갖자는 설계도를 말씀드렸습니다. Kailangan din po namin ng plano ng pag-alala upang hindi po namin makalimutan ang biyaya ng Diyos. 받은 은혜에 대해 보답할 줄 아는 설계도를 갖자는 말씀을 드리고 있습니다. Alam din po namin na kailangan po namin isukuli sa biyaya ng Panginoon. 이들을 위해서 구체적으로 실천할 수 있는 습관의 설계도까지 잘 전해질 수 있도록 하나님 도와주옵소서. Tulungan niyo po kami upang malaman po namin kung ano ang dapat namin gawin para sa itong gawain. 오늘 이 시간 이후에 남은 일정도 온전히 주님의 은혜 가운데 의지합니다. Ipinagtitiwalaan po namin sa inyo lahat po ng mga natitirang program sa araw na ito. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. Amen.